upang pagsaluhan ang kaligtasan, ang loob ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayong araw, ating ipinagdiriwang ang paggunitaki na San Carlos Luanga at ang kanyang mga kasama. Sila'y mga martir na inalay ang kanilang buhay para sa pananampalataya, para sa pag-ibig sa Diyos. Ang pag-aalay ng kanilang buhay ay tanda ng kanilang pagtulad sa pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Inaalay natin ang banal na misang ito sa lahat ng pamisa na inalay at gayon din ang mga pagsusumamo nating daladala sa mga sandaling ito at mga pagsusumamo ng mga taong lumapit sa atin upang sila'y ipangakong ipanalangin. Gayon din para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa katahimikan, ibulong natin ito sa Diyos. Kaugnayan ng mga banal na misang ipinagdiriwang sa buong mundo. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, tawaan mo kami. Panginoon, tawaan mo kami. Kristo, tawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkalob mong ang iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin
upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili. Ang katatagan, sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkukupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kaniyang Panginoon, Muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklulohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsilita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba, at matatanda ng bayan sa pamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakura niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasamang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaman ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari
nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba, may binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paruroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon. At ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kahapon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalan, kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo na laging nating nakakatagpo sa tuwing tayo dumadalo ng misa. Sa hamak na anyo ng tinapay at alak, ating tinatanggap ang kanyang kaluluwa, katawan, pagkatao, at pagkadiyos. His soul, blood, body and blood, soul, and His divinity. Isang pribilehiyo sa ating bilang mga Katoliko-Kristiyano na ating nakikita, nahawakan, at nakakain ang katawan ng Diyos na hindi natin makikita sa lahat-lahat ng relihiyon sa buong mundo. Isang biyaya na mahawakan at makatagpo si Jesus kasama natin sa ating mga kamay, sa ating mga puso, sa tuwing tayo sumasamba sa banal na misa. Kahapon, ipinagdiinan sa ating mga isipan at puso ang kahalagahan sa ating panampalataya ng dakilang misteryong ito. Sapagkat minsan tayong mga Katoliko nakakalimot na gumalang, nakakalimot kumilala kung sino ang ating tinatanggap. Minsan iniisip na lang natin nung iba na ito'y tinapay lamang. Hindi. Matapos iyalay ito sa banal na misa, ito'y tunay na katawan ng ating Panginoong Diyos. Siya'y inalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang katawan at dugo na tanging kalugod-lugod sa Diyos Ama sa altar na ito, para sa katubusan natin mula sa pagkalugmok ng kasalanan. At ang kanyang pag-aalay ng katawan at dugo ay patuloy na nagdidiktas hanggang sa ngayon. Sa tuwing tayo tumatanggap ng kanyang katawan sa banal na misa ng buong puso at buong pagmamahal. Ngayon, napakinggan natin sa Ebanghelyo na ang talinghaga ni Jesus na lahat ng alagad na pinadala ng amo ng ubasan ay pinatay, nilapas tangan, dinusta. Minsan, ang ilan sa atin nakakalimot at nagiging ganun din. Naririto na ang katawan ni Kristo
Naririto na ang mga sakramento na inihahandog ng simbahan na ipinagkatiwala ni Kristo upang ipagpatuloy ang kanyang gawaing pagliligtas. Ngunit wala tayong pakialam minsan. Minsan dinudus na natin kung makalakad sa harap ng altar ng Diyos ay parang walang Diyos sa kanyang harapan. Nakakalimot dumuhod, nakakalimot magbigay pugay sa Diyos sa kanyang harapan. Sa ganung pamamaraan ay pagdudusta sa kaligtasang ipinadadala ng Diyos sa atin. Hawak-hawak na natin, nasa harapan na natin, pero pinagsawalang bahala natin minsan na siya'y tanggapin at yakapin sa ating buhay. Gaya ng mga sakramento, tanda ng presensya ng ating Panginoong Jesus, minsan pinagsasalimbaliwala na lamang natin itong tanggapin at makipagtagpo kay Jesus. Minsan, pinapatay na lang natin ang mga pinadadalang kaligtasang ito ng Diyos. Hinahayaan natin at hindi natin pinapansin. Pero kung may mga problema tayo sa buhay, hindi lamang makaluhod, dumada pa. Sana naman hindi naman lamang sa pagkakataon na yun natin kilalanin ng Diyos. Sana sa tagumpay at kaligayahan at kalungkutan, patuloy nating tanggapin si Jesus ang ating kaligtasan. Tanggapin natin si Jesus ang pinadala ng ating Diyos Ama upang tayo tubusin, patuloy tayong iligtas. Tanggapin natin siya sa mga sakramento, lalong-lalo na sa banal na misa, sa komunyon, ng buong puso, buong paggalang na nararapat para sa Diyos. That is due to God. Huwag natin gayahin dito sa talinghaga ang mga trabahador, ang mga manggagawang hindi iginalang ang mga pinadala ng Diyos na magliligtas ang mga grasyang ipinadala ng Diyos na siyang tutulong. Igalang natin ito nang sa gayon maging ganap at lubusan ang kaligtasan nating tinatanggap mula sa Kanya. Tanging kay Jesus lamang natin ito matatanggap, tanging sa pagtanggap ng Kanyang katawan at dugo. Ang kaligtasan ay magiging ganap at tunay na tunay sapagkat ang ating tinatanggap ay ang Kanyang tunay na katawan at dugo na siyang ating pinaglalayan kahapon at lubusan. Ngayon ating ginugunita ang si San Carlos Luanga at ang kanyang mga kasama, St. Charles Luanga and his companions. Sa kanilang buhay, sila'y tinularan nila ng lubusan si Jesus sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang buhay. Sapagkat sa pag-aalay ng kanilang buhay, doon mas sumasalamin at mas lumalawig ang paglawig ng mga binhi ng pananampalataya. Sapagkat ang pag-aalay ng kanilang buhay hanggang kamatayan ay lalong nagpalago ng pananampalataya ng mga nakasaksi doon. Mas lalong dumami ang binhi at lumago ang pananampalataya. Naway tularan natin si San Carlos Luanga at ng kanyang mga kasama na hindi magdadalawang isip na ibigay ang sarili para sa pananampalataya at kadalikalaan ng Diyos sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay inalay din ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Hinihikayat tayo sa banal na misang ito sa ating mga pagnililay sa mga pagbasa. Tularan natin si Jesus tulad ng pagtulad ni San Carlos Luanga at ng kanyang mga kasama sa pag-aalay ng buhay para sa kabutihan ng lahat, para sa kaligtasan ng lahat, para sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkatinibig mo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Handa ng bawat puso pagkatinibig mo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kaming nagahain ng mga alay ay nagsusumamo na maganap nawas sa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayanan na mamatay kaysa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo, sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa ngayong aming kalakalakan na si San Carlos Luanga at ng kanyang mga kasama ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan. Ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghay ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa paitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunin, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahihimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasay sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, isa na siya ang kanyang kalinis inisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ni Santo Padre Pio ng Pietrelcina, aming patron. San Carlos Liwanga at ang kanyang mga kasama. San Francisco Caracciolo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Pasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkaloban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluman mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Naririto si Jesucristo, ang tinapay ng buhay. Siya ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, inatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong wala. Sa salo walang hanggan.
sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbat, katarungan sa naapi, at kalungan ng bayan mong suwi. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ay, Jesus, ang tinapay ng buhay binaspasan, inatitinyala. Sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggang, at pagsasalong walang tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon napagsaluhan na namin ang banal na pakikinabang sa paggunita sa mga martir na hindi naigupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo na ang nagdulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ng dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiiska ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod
sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila ay naririto sa pambansang Dambana sa atin pong main church upang magpalaganap ng debosyon. Siya ay mananatili dito hanggang ikawalo ng Hunyo. Kayong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga gawain ng pagdalaw ng Inang Mahal. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga nasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo ng Mahal na Birheng Maria, imahin, dasalan na lumalarawan ng iyong mga banal, na nagpapaalala ng iyong mga kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal at kung saan man ilagay ang gamit, ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luwin mong tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa buhay pag-ibig